Magandang araw po. Welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. Ba dito ang aming ginagawa ngayon, Borgman. Suzuki Borgman. Bali ang problema niya. Ito, papanda rin natin. So, ayan. Under siya pero hindi mo mabibitawan yung throttle. Matay siya kaagad. So, bali, ito yung palaging umi-issue ni, ni Borgman. Yung walang minor. So, ayan, makikita nyo, may kalso na dito. Bali, ito, mga boss, galing na raw ito sa Motor Trade. Bali, nagirang remedyo ng mekaniko. So, bali, papakita ko sa inyo kung saan talaga nagmumula yung wala siyang minor. So, bali, ito po yung controller ng idle natin. Bali, sa mga Yamaha po, ang tawag dito ISC. Sa Honda naman, AICB. So, siya po yung controller ng idle natin. Bali, automatic po siya. So, dapat po ito sineset muna. Minsan po kasi, hindi po namin matukoy talaga kung bakit siya nagbabago. Sa mga Yamaha kasi pag na-calibrate muna siya, tuloy-tuloy na siya nun. Dito sa Borgman, arus issue na ito eh. Palaging ganun yung nadadala dito sa shop. So, pangamiwan niya madumi, ganun. Pero yung iba naman, bago pa, nakakaganyan na rin. So, ang gagawin lang po natin ay i-reset lang natin tong IC. Pwede rin po kayong mag-DIY. Kung wala kayong diagnostic tools, pwede nyo na lang sundan itong video. Bali ito, may bilang po ito mga boss. Pwede nyo siyang ikutin. Pag naisagad nyo na, pwede nyo siyang ikutin ng palabas ng 6 turns na buo. Saka nyo siya ikabit ulit. So, bali ito, naiset na namin. Kakabit na natin. Bukod po pala dito, may isa pang issue si Borgman, yung ano, yung sa money. Mura lang po talaga pyesa niya. Mura lang po yan. Mura lang talaga yun, sir. Matatagay pa ako na itong utilidor. Insulator niya, o yung sa may manifold, yung pinaka-fibra. Minsan po nababasag. Pero may mga kaso rin naman na bagsak yung minor, pero hindi naman basag yung ganun. Yung fibra niya. So ito hindi kasi naglalak. Tutulak lang natin ng maayos. Kailangan lapat na lapat o yung maglalak talaga siya para hindi mahugot. So ito na, iset na natin. Ito pa pala isang step sa kanya. Tanggalin nyo muna yung spark plug cap. Yan, kasi magre-rev tayo dito. So ang gagawin nyo po, start nyo siya. Tapos, mas patayin nyo yung susi. Tapos, on ulit. Start ulit. Yun, mga ganun lang po. 3 times. 3 times yung gagawin na ganun. So, kaya natin ginagawa yon para makalapat yung ang ano, yung IEC o yung controller natin ng idle. Kasi pag ino-on nyo po yun, kung hahawakan nyo yung parts na yun, maramdaman nyo siya nagbabibrate. Kumbaga siniset niya siya o nagkakalibrate siya. Bali, automatic po siya. So, kung may issue po kayong ganyan, pwede nyo i-DIY. Ang kaibahan lang po kasi sa amin, meron kaming diagnostic tools. Kaya na mumonitor po namin yung idle at makikita namin yun. So, bali ang OBD port po ni Borgman na sa harapan. Ito yung may kulay pula na socket.
So, bali, bagong bili po namin itong ano, yung sakit lang, hindi po yung diagnostic tools. Meron. Okay. Autoscan. Oh, autoscan. Kagandahan lang po pag may diagnostic tools kayo, madali lang mag-reset ng ECU. Tapos makikita pa lahat. Yun lang po ang advantage nito. Pero kung ang problema nyo po, bagsak lang ang minor, kahit po wala kayong diagnostic tools, kahit hindi nyo na may reset yung ECU, okay lang din naman. Magagamit nyo pa rin siya ng maayos. Kung may problema po kayo, bibigay ko po yung link ng FB page namin. Nasa description lang po. Pwede po kayong mag-message sa amin. So yung sa mga malalayong lugar naman po, pwede po kayong mag-send ng video para patulungan po namin kayo sa mga problema ng motor ninyo. Pero maghihintay lang po kayo kasi minsan busy rin po kami sa shop. Pangkarniwan po, gabi lang ako nakakapag-apply. Kahit anong sasakyan na kasi ito po sir? Basta lagi pag sinalpak ko wala sa akin, OBD pa rin. Erase na po po, erase. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay na. Okay na. Engine data. Engine data. Yan. Start position. So ayan, nakakonect na tayo sa ECU niya. Dito mamomonitor na rin namin pati yung RPM niya. So kagaya po nito, medyo sumobra naman ang taas yung idle niya. So pagka po ganyan, pero ito, yung ganitong kataas na idle, sa diagnostic nyo lang po kasi makikita, pero sa gamit naman, pwede na pong gamitin yan. Pero gusto lang kasi naming maibalik to sa standard. So ito, sumobra naman siya ng taas. So sa mga ganitong pagkakataon po, kadalas ang gagawin namin dyan, babaklasin na namin ang buong throttle body. Iki-cleaning na yan para may calibrate ng maayos yung ano, yung IEC niya o yung controller ng ano, idle. Masyado siyang mataas. 1,800 to 2,000 RPM yung lumalabas na idle niya. Pero hindi na siya namamatay. Yun nga lang, sumobra na lang mataas. So, ang normal po kasi 1,700 to plus or minus 1. So, pwede siyang maging 1,800 or 1,600. Yun po yung standard ni Borgman. Mamatali ka kasi po. So ito, medyo binilisan natin, nabuksan na namin yung throttle body at ito, na-set na po namin siya. So ganun lang rin po ulit yung procedure nun. Kaibahan lang, nilinis namin yung throttle body. Yung ano? So dito ipapakita namin sa inyo yung RPM, yung talagang sakto niya na. Baba mo sa RPM, nililaw mo yung RPM. Ha? High speed, mid speed yun. RPM lang yung RPM. Baba mo yung dilaw. So ayan po, 1,716. So ayan po yung perfect na RPM niya. So ayan po, kung may problema po kayo at hindi nyo ma-solve, pwede nyo pong dalahin sa shop. Siguradong aayusin po namin yan. Agaya po ng motor na to, galing na po ito sa motor trade. Niremedyohan lang rin ng mekaniko. Bagay, hindi natin sila masisisi kasi bago lang po yung model. So ayan po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood.